I-move on tayo ka Coffee. Ituloy-tuloy na natin itong topic na natin ito ha. Dumiretso tayo dito kay Remulla dahil meron po siyang binitiwan na statement patungkol po dito sa same-sex marriage. Naku, medyo marami ka Coffee ang nasaktan dito sa pahayag na ito ha. Ang sinasabi kasi dito ni Remulla, no, pasintabi po ha, medyo sensitive po itong issue na ito. Ang kanyang statement dito, Philippines culturally not ready for same-sex marriage. Ano kaya yung basihan niya dito? Kung atin daw pagbabasihan ng ating kultura, siguro, tradisyon, ka-coffee, hindi pa raw po tayo handa dito sa same-sex marriage. Kasi kung iahambing natin sa ibang bansa, matagal na pong ini-implement nila yan. Matagal na po silang nagsasagawa niyan. Pakinggan natin kung ano yung kanyang pinupunto dito, ha? The Philippines is not culturally ready for same-sex marriage according to Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang sinabi niya po yan ngayong Lunes. Kayo ba ka-coffee? Kung kayo ang tatanungin, sangayon ba kayo dito sa same-sex marriage? Medyo sensitive nga lang itong issue ko, Coffee, ha? Kaya maging paanyaya din natin na maging careful po kayo sa inyong pagbibigay ng komento, no? O dyan sa ating comment section. Kasi baka makasakit din tayo ng ating damdamin. Kaya nga, hinahina rin ka, Coffee. Sige, basahin natin yung pinupunto dito ni Remulla. Naglabas po siya ng remark, no, when asked about statements he made over the weekend that the Philippines cannot, yan ha, the Philippines cannot accept a recommendation on same-sex marriage. Yan yung kanyang sinasabi dito. Sabi nga natin, quotation ito ha, sabi nga natin, culturally, our values by conflict with many of the values that they want to impose on us, no? We are not ready for that. Culturally, we are not ready for that. He said in a press conference. Agree ba kayo dito? Ano sa tingin ninyo? That's what we believe, ha? Unless somebody urges otherwise, that's our position right now. So, kumbaga, pasensya na po kayo, pero yan yung kanyang pinaniniwalaan. Culturally, hindi pa tayo ready dito. Pero hindi niya naman sinasarado yung pagkakataon, no, na baka naman in the coming years ay maging bukas tayo dito sa rekomendasyon na ito. Justice Undersecretary Raul Vasquez also said the Philippines outrightly rejected recommendations made by member states of the United Nations Human Rights Council on the legislation of pagpapalaglag coffee at ang diborsyo, no? There are several items, however, that outrightly, because of our national identity, our religious belief in our cultural traditions, and the Philippine sovereignty that we need to uphold and protect at all times, there were several things that we did not accept or we rejected outright, he said. Ayun. May recommendation kasi ka-coffee dito ng UN, no? So, yan yung kanilang take dito. Sila din naman po ang decision maker dito. And that would be the legalization of pagpapalaglag na ka-coffee at ang mother po dito ng divorce. Ako, actually, ang ating tingin naman talaga sa Pilipinas, very sensitive talaga itong mga usapin na ito. Ilang beses na pong naisulong yan sa Kongreso pero hindi nag-develop eh. Hindi nagpo-prosper dahil majority po ng ating mga Pilipino medyo tumututol, no? Pero tingnan natin, in the coming years, magbabago ba ang opinion ng masa, no? Magbabago ba ang opinion ng mga mambabatas natin dito? Kasi sa kanila po nakasalalay yan eh. Sila ang kumakatawan sa publiko, no? Kaya nga, halimbawa, district representative yan. Kinakatawan nila yung kanilang mga residente. Kung ano po yung gusto ng taong bayan, yan po ang nananay dyan sa Kongreso, no? Batas po yan eh. Kinakailangan nila pagbutuhan yan. Earlier, the DOJ said it accepted 200 recommendations during the Universal Periodic Review, a peer review mechanism of the United Nations Human Rights Council. 200 naman pala, marami-rami, pero may mga mangilan nilang ka-coffee na nireject nila yan. Meanwhile, Vasquez said major recommendations that the country accepted include the promotion of the rights of children. Yan, importante yan. Protection of women's rights and promotion of the rights of indigenous people and greater protection of civic space. Uy, gusto ko ito ha, yung sa indigenous people ha. Dahil napapabayaan po ang sektor na yan. So sana'y maisulong ka-coffee iyang sektor na yan. Importanteng-importante po yan. Matagal na pong napapag-iwanan itong sektor na ito. According to Remulla, the delegation could not accept the recommendation on pagpapalaglag na because it is a legislative matter. May punto siya dito ha, agree ako dito. Kasi it's the Congress who will decide on this matter. Despite this, the Justice Secretary said the matter of divorce is debatable. Matagal nang debatable ka-coffee. Mahaba-habang usapan na yan, ka-coffee usapin, no? That's why we cannot commit to it because we cannot impose upon the legislature
policy that they have to do within Congress. Exactly. Eh, hanggang recommendation, pag hindi recommendation lang naman ito pa copy, recommendation lang yan ng UN, no? At ang Kongreso pa copy, at ang Presidente rin, kasi siya ang lalagdad dyan, eh, siya ang huling pipirma. Kahit pumasa na yan sa third reading, pumasa na yan sa bicam, no? Naipasa na yan sa Presidente, eh, kung hindi niya magugustuhan itong batas na ito, ma-veto lang din po yan, no? So, recommend, hanggang recommendation lang ang UN dito, kumbaga ang final say dito, eh tayo pa rin po, ang taong bayan pa rin ang may final say dito sa pamamagitan ng kanilang mga representatives, no? Feli Roda, hello sa inyo, Feli Roda, magandang gabi. Nandiyan naman po sa Hong Kong. Happy viewing po sa inyo. Just sa Hong Kong, kay Olive Ronquillo. God bless you, General Bantag. Prince Antikina, bakit pagtatakpan ang anak ni Boying, nahulihan na ng DRUGA at wala ng balita? Uy, oo nga, no? Parang hindi natin ito naririnig, ha? Kay Kuya Hernan, uy, long time no watching, ha? Kuya Hernan, happy viewing, ha? Hernan Mendoza, dyan po sa Italia, sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nako, mahirap na tanong yan, ha? Kuya Hernan, no? Antay natin. Mahaba-haba pa yan ka-coffee, actually. Bago natin malaman yung finality dito, siguro 10 years ka-coffee. Mahaba-haba proseso yan. Siyempre, may mga apila-apila pa yan. Baka umabot pa ng Korte Suprema yan. E sa bagal ka-coffee ng justice system natin. Doon nagbabago naman, nag-improve naman yung ating justice system. May mahaba-haba pa rin po yan. Baka umabot pa ng Korte Suprema itong kaso na ito. Aqua Viz, even here in US, not all states supports SSM. Correct. Rosana Bautista, hey, no po ha. As a Christian country, I agree na hindi pa talaga pwede yung same-sex marriage na yan. Only my view. Correct. Opinion lang yan, ka-coffee. Kaya maging careful tayo sa ating opinion, ha. Agree po ako kay Justice Rimulya. Kay Benny, ka-coffee, lumipat ako dito sa YouTube mo galing sa FB Live mo, ha. Thumbs up, Dan. Uy, maraming salamat, ha. Meron pa pala nakikinig sa atin dyan sa Facebook, ha. Thank you so much. At least nandito pa rin po kayo, ha. Jed Star Castillo, ka-coffee, maganda hair natin, eh. Maganda ba? Nabubola ninyo ako, eh. Medyo sabi nga, may nagtanong ka sa akin kung buhay pa raw, eh. Hope de Guzman, good evening sa iyo, ka-coffee. Magandang gabi.